May isang lalaking food delivery rider ang pagod na sa dami ng kanyang na-deliver sa araw na iyon, mula umaga hanggang hapon. Kaya naman naisip niya na isa na lamang ang tatanggapin niyang booking dahil kota na rin naman siya para sa araw na iyon. At ang napili niyang angkuhaan ay ang isang sosyal na restaurant. Pagdating ng lalaki sa restaurant, kinuha na niya ang i-deliver na pagkain at saktong ang manager ng restaurant ang nag-abot nito sa kanya. Bago umalis ang delivery rider, pagkatapos niyang makuha ang i-deliver, ay nakiusap siya ng maayos sa manager kung maaari itong makahingi ng isang basong tubig dahil naubos na ang baon nitong tubigan at halatang pagod na ito. Subalit imbis na bigyan siya ng manager ng tubig, ay hindi siya nito binigyan kung hindi ay galit pa itong itinaboy ang lalaki. Nagulat ang delivery rider sa inasal nito kaya lumabas na lang siya at hinatid ang pagkaing i-deliver niya. Pero ilang saglit pa, bumalik sa restaurant ang delivery rider at nanlumo ang manager sa gulat nang makita niya ito. Kusa na lamang tumiklop ang mga tuhod nito at napaluhod sa pagmamakaawa. Magandang araw sa inyo mga kaserye! Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang Ang Maling Pagtrato ay Tungo sa Malaking Kabayaran. Isa sa mga madaling pasukang trabaho na marangal sa panahon ngayon ay ang pagiging isang delivery rider. Magkaroon ka lamang ng isang sasakyan na motor o bisikleta na maaari mong gamitin ay sapat na ito upang makakuha ka ng isang marangal at maayos na trabaho. Ngunit kahit madali ang proseso sa pagpasok dito ay hindi biro ang proseso ng trabaho na ito. Dahil sa loob ng isang araw ay may kota o kita itong nakaset at kinakailangan na makuha o malagpasan. Mula umaga hanggang gabi ay kailangan mo itong gawin. Iba't ibang tao ang iyong makakasalamuha, iba't ibang ugali at iba't iba rin ang klima sa loob ng isang araw na maaaring magdulot sa iyo ng sakit. Ngunit para sa pamilya ay gagawin ang lahat kahit ano ang mangyari. Hindi iisipin ang kanilang kapakanan basta't maibigay lamang ang pangangailangan ng pamilya. Ito ang buhay ng isang delivery rider na si Alexis. Mula nang magkaroon siya ng sariling pamilya, ginusto na niyang magtrabaho pa rin kahit siya ay nanggaling sa isang mayaman na pamilya. Sa murang edad ay maagang pinagkalooban ng Panginoon ang anak si Alexis sa hindi inaasahang panahon at oras. Kaya dahil siya ay nanggaling sa isang pamilya na mayaman ay sinusuportahan siya ng mga magulang niya sa pagbibigay ng mga pangangailangan ng kanilang pamilya lalo na sa anak niya. At sinabi nga ni Alexis sa kanyang mga magulang na, "Mom, Dad, napagdesisyonan ko po na maghanap ng trabaho para makabawi at makatulong man lang sa inyo para sa lahat ng naitulong niyo sa akin, lalong-lalo na po sa pamilya ko kahit simple o konting paraan po na kaya ko at para rin maibigay ko ang pangangailangan ng aking asawa at anak na nagmula po sa aking sariling pawis at pagod. Gagawin ko po ito upang ipakita na hindi hadlang ang pagkakaroon ng isang anak sa murang edad, lalo na bunga ito ng isang wagas na pagmamahalan. Sana po ay suportahan niyo ako sa aking desisyon. Kung ako ang tatanungin mo anak, hindi na kailangan pa yan. Ngunit bilang isang lalaki ay ramdam ko ang iyong kagustuhan na nagmula sa iyong kayod ang naibibigay mo sa inyong pamilya. Kaya pumapayag ako at susuportahan kita sa iyong desisyon. Manang-mana ka talaga sa akin." Sampit ng daddy ni Alexis. "It's okay for me to, Alexis, as long as hindi mo rin mapapabayaan ang sarili mong anak." Sagot din naman ng kanyang mommy. Naging masaya si Alexis sa resulta ng kanyang plano, kaya naman tinuloy na niya ang kanyang gusto.
Pinasok ni Alexis ang mundo ng isang pagiging delivery rider. Nahirapan man siya sa umpisa dahil hindi sanay sa ganoong trabaho si Alexis, pero para sa pamilya, lahat ay hahamakin at susubukin niya. Sa isang araw, ang kota o kita na kailangang makuha ni Alexis bilang isang delivery rider ay mababa na ang 1,000 at pinakamataas na ang 2,000 hanggang 3,000. Sa araw-araw na ginagawa ito ni Alexis ay nakasanayan na niya ang ganitong trabaho. At habang tumatagal ay napapamahal na siya rito. Maraming lugar na napupuntahan si Alexis dahil dito. Marami na rin siyang nalalaman na daan na pwedeng lusutan lalo na kapag traffic. Marami na rin siyang nakakaharap na iba't iba klase at ugali ng mga tao, kaya nasanay na lang din siya sa mga tao na minsan ay hindi nagiging maganda ang trato sa kanya bilang isang delivery boy. Isang araw, maagang umalis si Alexis upang sana ay maaga siyang makatapos dahil magkakaroon ng 1 salo-salo ang kanyang pamilya dahil kaarawan ng kanyang ama. Umaga pa lang ay tumanggap na siya ng mga booking. At sa kanyang sipag ay nangyari nga ang kanyang gusto. Wala pang 5 ng hapon ay nakuha na ni Alexis ang kota niya na 2,000. Dahil sa tuwa niya na maaga siyang nakatapos, kahit na nakakapagod para sa kanya ang araw na iyon dahil hindi siya uminto sa pagdi-deliver upang makatapos talaga ng maaga, ay tumanggap pa siya ng 1 booking para pampasobra ng makabili siya ng regalo para sa kanyang daddy. Saktuhan naman na ang nakuha niya ay mula sa 1 sosyal na restaurant na palagi rin niyang nakukuhana ng booking. Agad-agad siyang pumunta roon at nang makarating siya ay pumasok na siya. "Good afternoon, sir. Kukuhanin ko na po yung ipapadeliver niyo na pagkain." Wika ni Alexis. Saktuhang ang nakausap ni Alexis ay ang manager ng restaurant. "Ito na ang ihahatid mo. Sinend na sa iyo ang location. Makakaalis ka na." Sagot naman ng manager. "Maraming salamat po. Sir, makikiusap lang po sana ako na kung maaari ay pwede po ba akong makahingi ng kahit 1 basong tubig? Nauuhaw na po kasi ako. Naubos na po kasi ang baon kong tubig eh. Kanina pa rin po ako nagtatrabaho." Saad naman ni Alexis. "Nagpapatawa ka ba? Anong akala mo? Susundin ko ang inutos mo? Pagkumparahin mo nga ang katayuan nating dalawa oh. Isa akong manager sa sosyal na restaurant na ito, samantalang ikaw ay 1 hamak na delivery boy lang. Hindi ko nakasalanan kung naubusan ka ng tubig. Saka, wala rin akong pakailam kung nauuhaw ka. Bilisan mo at umalis ka na rito dahil sinasayang mo oras ko. Di na babagay ang katulad mo sa loob ng sosyal na restaurant na ito." Pagalit namang submit ng manager. Nagulat talaga si Alexis sa sinabi at inasal ng manager sa kanya. Kaya wala na siyang nagawa kung hindi lumabas at ihatid ang pagkaing i-deliver niya. Pagkahatid ni Alexis ng pagkain, bumalik siya sa restaurant kasama ang 1 lalaki. Sabay silang pumasok doon at laking gulat talaga ng manager ng restaurant kung sino ang kasama niya. Ang kasama lang naman ni Alexis ay ang kapatid niya na may-ari ng restaurant na iyon. Kinausap ng kapatid ni Alexis ang manager at ipinakilala kung sino ang delivery rider na pinagsalitaan niya ng hindi maganda. Nagalit ang kapatid ni Alexis dahil hindi naman daw yon ang tamang asal sa mga tao, lalo na kahit hindi ito mayaman sa paningin nila. Dahil ginawa ang restaurant na iyon para sa lahat. Nang marinig ng manager ang lahat ng iyon, ay napaluhod na lamang siya bigla habang nagmamakaawang umiiyak. "Sir, patawarin niyo po ako. Hindi ko po sinasadya na gawin yun. Pagbigyan niyo po ako. Alam ko pong mali ang nagawa ko. Huwag niyo naman po sana akong tanggalin sa trabaho. May sakit po ang nanay ko ngayon at sa trabaho ito lamang po ako umaasa para makabili ng gamot niya. Pasensya na po talaga kayo.
Nagawa ko lang po yun dahil sa sobrang pagod din at pag-iisip kung ano pang pwede kong pasukin upang matulungan ko po aking nanay. Maawa na po kayo, sir. Hindi na po talaga mauulit. Sa awa na rin ng kapatid ni Alexis ay hindi na niya ito tinanggal sa trabaho, ngunit pinagsabihan niya pa rin ito. Tinulungan pa nila ang manager dahil nag-abot ng pera sa kanya si Alexis para makatulong sa nanay nito. Nang gawin iyon ni Alexis ay mas lalong napaiyak ang manager at humingi ulit ito ng tawad at nagpasalamat. Mula noon ay naging maayos na ang pakikitungo ng manager sa lahat nang pumapasok sa restaurant dahil natuto na siya sa kanyang kamalian. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Ang Maling Pagtrato ay Tungo sa Malaking Kabayaran.